Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Welcome po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon po'y unang araw ng Sabado. Nais nating parangalan ang mahal na Birheng Maria sa kanyang laging pamamagitan sa atin sa kanyang bugtong na anak. Ito rin po ang misa, pasasalamat at pamamaalam sa isang linggong pagbisita ng mahal na Birhen ng Loreto dito sa ating dambana. Kaysa ng lahat ng ating mga intensyon at mga panalangin, ipagdasal natin ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog sa mahal na Birhen at kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman, para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Natatanging panalangin para sa mga lagi nating kasama tuwing misa ng alas 7 ng umaga ang mga nakikiisa sa 95.9 Radyo Totoo dito sa Batangas at mga karating lalawigan. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, loobin mong kami ituwangan ng banal na panalangin ng mahal na Birhen ng Loreto upang kami lumaya sa lahat ng panganib at makapanatili sa iyong kapayapaan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po ay magsupo. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kami ni Apolos ang ginamit kong halimbawa upang matutuhan ninyo ang kahulugan ng kasabihang, huwag lalampas sa nasusulat, huwag ipagmalaki nino man ang isa at hamaki naman ang iba. Ano ang kahigitan ninyo sa iba? Hindi ba lahat ng nasa inyo'y kaloob ng Diyos? Kung gayon, bakit ninyo'y pinagyayabang na waring hindi kaloob sa inyo? Kayo pala'y nasisiyahan na
mayayaman na kayo, kayo pala'y mga hari na, hindi na ninyo kami isinama. Sana ngay naging hari kayo upang kami na may maging hari kasama ninyo. Sapagkat sa wari ko, kaming mga apostol ay ginawa ng Diyos na maging pinakahamak sa lahat ng tao. Ang katulad namin ay mga taong nahatula ng kamatayan, isang panoori ng sanlibutan, ng mga anghel at ng mga tao. Kami mga hangal alang-alang kay Kristo, kayo'y marurunong tungkol kay Kristo. Mahihina kami, kayo'y malalakas. Hinahama kami, kayo'y pinararangalan. Hanggang sa oras na ito, kami nagugutom, nauuhaw, halos hubad, pinagmamalupitan kami at walang matahanan. Nagpapagal kami upang may ipagtawid buhay. Idinadalangin namin ang mga lumalait sa amin. Kapag kami pinag-uusig, tinitiis namin ito. Malumanay na pananalita ang isinusukli namin sa mga naninirang puri sa amin. Hanggang ngayon, kami parang mga yagit, pinakahamak na uri ng tao sa daigdig. Ito'y nasusulat ko, hindi upang hiyain kayo, kundi upang pangaralan bilang mga anak ng minamahal. Sapagkat maging 10,000 man ang inyong mga guro tungkol sa pamumuhay Kristiyano, iisa lamang ang inyong ama. Sapagkat kayo'y naging anak ko sa pananampalataya kay Kristo Jesus, sa pamamagitan ng mabuting balitang ipinangaral ko sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, sa tumatawag sa poon, ang Diyos ay handang tumulong. Sa tumatawag sa poon, ang Diyos ay handang tumulong. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin ay kalakip doon ang habag at awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sino mang taong pagtawag sa Kanya'y tapat at totoo. Sa tumatawag sa poon, ang Diyos ay handang tumulong. Yaong kailangan ninyong mga taong may takot sa Kanya, Kanyang tinutugon at kung nagigipit, hinahango sila. Yaong umiibig sa Kanya ng lubos ay iniingatan. Ngunit ang masama'y wawasakin niya't walang mabubuhay. Sa tumatawag sa poon, ang Diyos ay handang tumulong. Aking pupurihin ng Panginoong Diyos, di ko tutugutan. Sa ngalan niyang banal, lahat ay magpuri, magpakailanman. Sa tumatawag sa poon, ang Diyos ay handang tumulong. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw ng pamamahinga, naparaan si Jesus sa triguhan. Ang kanyang mga alagad ay nangitil ng uhay at kanilang kinain ang mga butil matapos ligisin sa kanilang mga kamay.
Bakit ninyo ginagawa sa araw ng pamamahinga ang ipinagbabawal sa kautusan? Tanong ng ilang mga Pariseo. Sinagot sila ni Jesus, hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang magutom siya at ang kanyang mga kasama? Pumasok siya sa bahay ng Panginoon, kumuha ng tinapay na handog sa Diyos at kumain ito. Binigyan pa niya ang kanyang mga kasama bagamat ayon sa kautusan, ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain iyon. At sinabi pa niya sa kanila, ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po ay magsupo. Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang Dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming. Ano pong dahilan ng pagsunod ninyo sa mga batas at mga alituntunin? Marami hong batas sa pamahalaan, sa simbahan, sa bahay, sa mga pagkakaibigan, lahat. May batas. Bawal tumawid, bawal magsinungaling, bawal magalit, bawal manakit ng kapwa, bawal ang hindi tapat, bawal ang walang ambag, kahit saan. Sa lahat ng ating pakikipagkapwa, may batas at alituntunin. Anong dahilan ng lahat ng ito? Kapag ka po ang isang batas, o isang gawain, o isang alituntunin na sinusunod, kung hindi dahil sa pag-ibig, wala pong kwentang batas ito. Lahat ng batas ay dapat nagmumula at hahantong sa pag-ibig. Kapag ka hindi doon, ipagpalagay ninyong walang kwenta ang batas na iyan. Kung kayo pupunta sa inyong pamilya, kayo ay may gustong sundin na alituntunin tuwing alas 7 ng gabi, nasa bahay na lahat. Paano pag tinanong inyong mga anak, bakit po? Anong sagot ninyo? Ay basta. Ayun. Kaya tayo nagkakagulo. Wala tayong dahilan sa mga batas na gusto nating gawin para sa iba. O limbawa sa simbahan, sumimba kapag Linggo, magdasal, bawal kumain sa loob ng simbahan. Bakit? Kapag ka ang sagot ay dahil gusto lang ni Father, ay siya, magkakagulo tayo. O sa pamahalaan, kahit sa batas trapiko, bawal tumawid. Bakit? Ay basta bawal? O halimbawa dito, kayo ay normaling nilalapitan ng mga gwardiya kapag ka may misa at kayo siglang-siglang magpapicture dyan sa harap. Lalapitan kayo sapagkat bawal. Pero bakit? Dahil sa pagmamahal. Sa inyong mga anak, kaya gusto ninyong umuwi ng maaga, kaya gusto ninyong alam kung nasa saan sila, dahil mahal ninyo sila. Kapag hindi nyo ito nasasabi, mahihirapan kayong magpatupad ng batas. Kahit sa pamahalaan o sa simbahan, dahil mahal natin ang mga tao, kaya tayo may ginagawang mga alituntunin. Gusto ninyo ng magandang halimbawa ng pagsunod sa batas dahil sa pagmamahal? Puntahan ninyo si Maria. Ang buong buhay ni Maria, simula sa kanyang pag-oo sa Diyos, sa kalooban niyang maging ina ng Diyos, hanggang sa kanyang kamatayan at magpahanggang ngayon, iisa ang sinusunod na batas ni Maria. Ang batas
ng pagmamahal sa kalooban ng Diyos. Sabi ng Aral Batanggenyo, 181, ang lokal na katesismo dito sa Batangas, si Maria ay may malaking bahagi sa pagliligtas ng sangkatauhan sa kanyang pagsang-ayon at pagmamahal sa kalooban ng Diyos. Bakit may magkakaibang titulo ni Maria? Bakit kinikilala si Maria sa magkakaibang pangalan? Dahil sa kanyang pagmamahal sa atin. Bakit may birhen ng Fatima, may birhen ng Loreto, may birhen ng Awa, may birhen ng mga biyaya? Bakit iba-iba? Sapagkat tinutugon niya ang pangangailangan ng bawat tao sa laki ng kanyang pagmamahal. Anong dapat tularan kay Maria? Ang kanyang pagmamahal sa kalooban ng Diyos. At alam niyo kung anong kalooban ng Diyos? Iisa naman. Ang kalooban ng Diyos, makapiling ka niya sa langit. Wala nang iba. Kaya ang lahat ng ginagawa natin, dapat pagsunod sa kaloobang iyon. Ay kung ikay napakataray, sa palagay mo'y sumusunod ka sa kalooban ng Diyos? O kung halimbawa ikay chismosa pa rin hanggang ngayon, marami sa inyo'y napapatawa, ay alang ang hindi, ay totoo? O ikay magagalitin? Ay kahit ikay simba-kisimba, ito ngayon lagi kong sinasabi dyan sa aming mga magdadasal na yan, sa aming mga tagapaglingkod na ito, kahit lagi kayong maghapong naririto, kung pag-uwi sa inyo, galit pa rin kayo sa inyong kapitbahay, ay di sayang lang. Kayong mga bisita namin, kayong mga nakasayat, magagandang sumayaw, ay sayang ho ang pagsusuot na iyan. Kung pagkatapos nito'y iniisip ninyong mas magaling kami sapagkat nakasayo kami, ang iba'y hindi, ay di sayang. Lahat ng ginagawa natin kapag ka nakakasakit at nakakalamang sa kapwa, sala sa kalooban ng Diyos. Kayo at ako, iisa ang kalooban ng Diyos. Makapiling niya sa langit at si Maria, isinabuhay ang kaloobang iyon. Kung bakit nasa langit si Maria, kung bakit nasa langit ang mga banal, sapagkat isinabuhay nila ng may pagmamahal ang kalooban ng Diyos at naisin niya na mapabuti ka. Kaya nga po sa banal na misang ito, mga minamahal, hilingin ninyo kay Kristo, tatanggapin mamaya sa banal na komunyon, inyong ibulong sa Kanya. Sabihin ninyo, Panginoon, punuin mo po ako ng iyong pagmamahal upang sa lahat ng aking ginagawa sa buhay, sa lahat ng aking mga pinagdadaanan, maging tugon ko ito sa pagyakap sa iyong kalooban, ang ako'y maging mabuti at makapiling mo sa langit kasama ng mga banal. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paggunita namin sa mahal na Birhen, hinihiling namin ang aming paghahain ay lakipan mo ng kapupunan upang kami maging handog na ikinalulugod mo kailanman sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Hesus Kristo, ang mahal na birheng nagpupurit na gagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay, ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin, na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka buong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan, dinarakila ng lahat ang napalito mo. Na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad, at nakiramay sa lahat. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Manatili pong nakaluhod. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Amalingapin mong iyong simbahang laghanap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Tayo po ay magsitayo. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Pagbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit ng mga pari ng Arcidiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Sa kawang
sa kanya. Nagmumula ang aking pag-asa at tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming pagsasalo sa haing nagbibigay buhay. Sa paggunita namin sa mahal na ina ng iyong anak, ay magdulot nawa sa amin ang iyong kagandahang loob upang lagi naming madama ang iyong paglingap sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sabay-sabay po nating dasalin ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mungheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin ilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsuupo para sa ilang patalastas. Una sa inyong pagbisita sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad po namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, pagkatapos po ng ating pagbabasbas ng religious articles ay isasagawa natin ang pamamaalam sa Mahal na Birhen ng Loreto na nanatili dito sa atin ng isang linggo upang tayo'y samahan sa pananalangin ng laging makalapit sa kanyang bugtong na anak. Ikatlo, ang healing bundle po, Kapiyo Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama ng healing bundle ay may patak at halo ng langis mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway lagi tayong magabayan at matulungan ng langis na ito upang mapalapit at magkaroon ng kagalingan mula kay Kristo. Bahagi po ng mga gawain para sa darating na kapistahan ni Santo Padre Pio, tayo'y magkakaroon ng free medical mission ngayong September 15, araw ng Linggo. May mga doktor po mula sa UST na darating, may mga pedya, OB-GYN, ENT, opta, dental at surgical na mga doktor na dadating sa mga nagnanais po na magkumonsulta at magpagamot ng libre. Kayo po'y magpalista sa opisina ng parokya hanggang September 10 lamang. Mahalagang paalaala at nawa po ito'y maibahagi rin ninyo sa inyong mga kasamahan. Kamakailan po'y maraming mga fake Facebook pages na gumagamit ng pangalan ng pambansang Dambana. Ang iba'y nagbebenta ng mga langis, ang iba'y nagbebenta ng mga kwintas, meron pong marami na gumagamit ng ating mga video at mga pictures mula sa official Facebook page ng pambansang Dambana. Nakikiusap po kami sa inyo. Paki-report ng mga fake Facebook pages na ito. Kami po'y inyong tulungan upang hindi madumami ang mga nabibiktima nila
sa mga kanilang pinagbebentahan. At paalaala din po ito sa mga gumagamit at gumagawa ng mga fake Facebook na pages na ito. Kayo po'y maaaring magkaroon ng malaking responsibilidad kung mapatunayan natin na kayo ang gumawa ng mga Facebook pages na ito. Iisa po ang official Facebook page ng Pambansang Dambana. Yan po iyon. Wala na pong iba. Lahat ng iba pong gumagamit ay huwag ninyong tangkilikin. Ito lamang official na ito ang ating ibahagi at tangkilikin upang mapatigil ang paggamit at pag-abuso ng mga nananamantalang tao sa ating Pambansang Dambana. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang sunod nating misa, alas 9 ng umaga, ito po'y healing mass at healing liturgy na may pagbabasbas ng banal na tubig. Kayo po at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Kayo po'y magsitayo para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan, isipin ang mga taong nais ninyong ipanalangin, at para po sa mga nasa kanilang tahanan, ang panalangin pong ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, mga healing rub, mga miracle oil, mga healing bandel at mga bulaklak ng rosas na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Atin pong isasagawa ang rito ng pamamaalam sa Mahal na Birhen ng Loreto. Tayo pong lahat ay magsiluhod at sabay-sabay nating dadasalin ang panalangin ng pasasalamat sa Mahal na Birhen ng Loreto. Tayo pong lahat, o Mahal na Birhen ng Loreto, aming kaibig-ibig na ina, pintakasi ng mga naglalakbay sa himpapawid, tagapagtanggol ng mga tahanan laban sa sunog at sakuna, ina at guro ng mga mag-aaral, pinasasalamatan ka namin sa mga biyayang ipinagkakaloob mo sa aming mga tahanan. Ipagpatuloy mo nawa ang iyong paglingap sa aming buhay at tahanan nang umiral sa aming piling ang mga kaugaliang Kristiyano, ang pagdarasal ng sama-sama, ang pagmamahala ng mga magkakasambahay,
at ang pagtutulungan ng magkakapit bahay. Ilayo sa amin ang tukso, sakuna, sunog at kamalian, pakundangan sa iyong tahanang inilipat sa bayan ng Loreto, sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Mahal na Birhen ng Loreto, huwara ng pag-ibig sa Diyos at kapwa. Turuan mo kaming magmahalan sa isa't isa, katulad ng pagmamahal mo sa amin. Mahal na Birhen ng Loreto, ina ng mapagpatawad na tagapagligtas. Ipanalangin mo pong patawarin kami ni Jesus sa lahat naming kawalang utang na loob at sa aming mga pagkukulang. Mahal na Birhen ng Loreto, maibigin at lubhang mapagkalinga sa mga nagpapakupkop sa iyo. Maging takbuhan at lakas ka namin sa lahat ng mga pagsubok at tukso sa buhay. Mahal na Birhen ng Loreto, ina ni Jesus na bukal ng buhay at kabanalan. Ipagkaloob nawa ni Jesus sa amin sa oras ng kamatayan, ang biyayang makabahagi sa kaluwalhatian ng kanyang muling pagkabuhay sa pamamagitan ng isang bagong buhay na walang hanggan, kaligayahan sa langit. Amen. Atin pong dadasalin ang panalangin ng pagtatalaga sa Mahal na Birhen ng Loreto. Tayo pong lahat, O Kalinis Lelisang Birheng Maria, kami lumalapit sa iyo ng may buong pagtitiwala. Malugod mo nawang tanggapin sa araw na ito ang aming mapagpakumbabang pananalangin at pagtatalaga ng sarili. O Ina, dinala mo ang aming banal na tagapagligtas sa iyong pinakadalisay na sinapupunan. Tanggapin mo ang aming pananampalataya at marugdob na pagmamahal habang kami ay pumapasok sa Espiritu ng iyong banal na buhay. Sa pamamagitan ng presensya ng banal na mag-anak, ang banal na bahay ay siyang naging pinakadakila sa lahat. At hangad namin na ang bawat pamilyang Kristiyano ay mapukaw nito. Mula kay Jesus, lahat ng mga bata ay natututong tumalima at magsumikap. Mula sa iyo, O Maria, ang lahat ng kababaihan ay natututo sa pagpapakumbaba at ng diwa ng pagsasakripisyo. Mula kay Jose na nabuhay para kay Jesus at para sa iyo, ang mga kalalakihan ay natututong na maniwala sa Diyos at mamuhay sa iyo at para sa iyo. Mabuhay sa pamilya at sa lipunan ng may pagtitiwala at katapatan. O Maria, idinadalangin namin ang Santo Papa at ang buong simbahang Katolika para sa aming bayan at para sa lahat ng mga bansa sa daigdig, para sa mga kaluluwang nahihirapan at para sa mga makasalanan. Hangad namin na ang tanan ay maitalaga sa iyo. Sa Espiritu na naroroon sa banal na bahay, kung saan ikaw ay naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo, nais naming ulitin ng may masiglang pananampalataya ang mga salita ni Arkanghel Gabriel. Aba, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon ay suma sa iyo. Nais naming dumulog at sambitin din, Aba, Ginoong Maria, Ina ni Jesus at Ina ng Simbahan. Kami bumabaling sa iyo, O Maria. Tanggapin mo ang aming pagtatalaga sa iyong kalinis-linisang puso. Ganap na iyong iyo. Nais naming patunayan sa pamamagitan ng gawin na ito ng pagmamahal. Ang aming walang humpay na pag-ibig kay Jesus, ang iyong anak. At ang aming pag-asa sa iyo, aming Ina. At sumasamo kami sa iyo, O Reyna at Ina ng Awa, idulot mo sa iyong mga anak ang kasaganaan ng mga makalangit na biyaya. Amen. Amen. Tayo pong lahat ay sumandaling magsiupo. Pakikinggan na natin ang pananalita ng pagpapasalamat mula kay Reverend E.J. mula sa Pang-Arsidiosesi at Nadamban at Parokya ng Mahal na Birhen ng Loreto sa Sampaloc, Maynila.
Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Muli ako po si Reverend E.J. San Diego mula sa Archdiocesan Shrine and Parish of Our Lady of Loreto, Sampaloc, Maynila. At bago ko po ipagpatuloy ang aking pananalita ng pasasalamat, muli may ituturo po ulit ako sa inyong practice na ginagawa po namin sa aming parokya. Kapag sinabi ko pong magalak sa Loreto, ang isasagot po ninyo, sa Loreto magalak. At kapag naman sinabi kong sa Loreto magalak, sa Loreto magalak, ang isasagot naman po ninyo, magalak sa Loreto. Subukan po natin mga kapatid. Magalak sa Loreto? Sa Loreto magalak? Palakpakan po natin ang mahal na Birhen ng Loreto. Napakaganda po ng mga sinabi po ni Padre habang siya ay nagbibigay ng homily dahil tayo ay napaalalahanan na kaya tayo may mga batas o alituntunin ay dahil tayo ay minamahal at tayo ay sumusunod sa mga batas dahil tayo ay nagmamahal. Kaya naman ang Diyos nagbigay ng mga batas at utos upang tayo'y magabayan sa pagsunod natin sa Kanyang kalooban. At una niya nang inutusan, walang iba kundi si Maria, na siya ay maglilihi, magdadalang tao at manganganak ng isang sanggol na papangalan ng Jesus na magliligtas sa sanlibutan dahil ang Diyos minamahal niya tayong lahat. At si Maria, bilang kanyang tugon, buong puso siyang sumunod at sumagot ng oo dahil minamahal niya ang Diyos. Kaya naman po mga kapatid, naniniwala po ko na sa ngayong araw at gayon din sa mga nakalipas na araw, tayo ay punong-puno ng pagmamahal. Kahit na may mga pinagdadaanan tayo sa buhay, kahit na may mga kung ano-anong mga struggle, challenges, at kung ano-anong mga pagsubok ng buhay, hindi nakakalimutan ng Diyos na mahalin tayo. At gayon din mga kapatid, ang ating mahal na Birheng Maria ay patuloy ding nagmamahal sa atin. Patuloy niyang pinapadama ang kanyang makainang pagmamahal sa ating lahat. Kaya naman po, mapalad po tayong lahat dahil sa pitong araw na nalagi po ang mahal na Birhen ng Loreto dito po sa parokya at pambansang Dambana ng Santo Padre Pio. Kaya lang po mga kapatid, sa ngayong araw pong ito, kailangan na pong lumipat at lumisa ng mahal na Birhen ng Loreto at lilipat na po siya sa susunod na lugar sa Diocese of San Pablo, Laguna. At bago po lumipat ang mahal na Birhen, gusto ko lang pong ipaabot ang aming pasasalamat. Kaya naman po sa ngalan po ng aming rektor at pastoral team ministry moderator ng Archdiocesan Shrine and Parish of Our Lady of Loreto na si Father Eric Adubiso, gayon din ng kanyang iba pang mga kasamang kaparian, ang Parish Pastoral Council, ang Cofradia ng Mahal na Birhen ng Loreto, gayon din po ang mga kasama ko pong lingkod ng simbahan, yung mga nakasuot po ng saya, mga nakamagagandang kasuotan po, mamaya po sila ay maghahandog ng munting sayaw karakol bago po tuluyang lumisan ang imahen ng Mahal na Birhen ng Loreto. Mula po sa aming lahat, kami po ay lubos-lubos na nagpapasalamat po sa inyong pamayanan sa naging mainit at masayang pagtanggap, pagsama at pakikiisa sa naging dalaw Loreto dito sa inyong parokya.
ang Dalaw Loreto po ay naghahangad na maibahagi sa maraming tao ang makainang pagsama at pagkalinga ng mahal na Birhen ng Loreto na aming natatamasa sa Sampaloc, Maynila. Kaya sa inyong lahat po na nandirito ngayon, maraming maraming salamat po. At sa natatanging paraan, gusto ko rin pong pasalamatan ang mga sumusunod. Una, sa lahat po ng mga lingkod po dito sa parokya na ito na nagbigay ng kanilang oras, lakas at talento upang maging makulay at makabuluhan ang paglalakbay at pananalagi ng mahal na Birhen ng Loreto dito sa inyong bayan. At ikalawa, lubos din po kaming nagpapasalamat sa lahat ng kaparian po ng pambansang Dambana at parokya ni Santo Padre Pio, lalo tigit sa parish priest po na si Father Oscar po na nag-preside po ng welcome rite, at gayon din naman po kay Father Mark Ian Abo po na nag-preside po ng farewell mass para sa ating mahal na Birhen ng Loreto. Dahil po sa kanila, napaunlakan po ang aming hiling na madala ang Birhen ng Loreto dito sa inyong diocese. At bilang tanda po ng pasasalamat namin sa pagpapakita ng inyong parokya ng pagmamahal sa aming mahal na Birhen ng Loreto, Father Mark Abu, tanggapin niyo po ang munting regalo po namin para sa inyong parokya. Nawa sa maikling panahong nakasama niyo siya ay nadama niyo ang masintahing pag-ibig niya na aming nararanasan sa Sampaloc, Maynila. Muli, maraming maraming salamat po. Habang inihahanda po ang pagsayaw ng karakol ng ating mga taga-Archdiocesan Shrine ng Mahal na Birhen ng Loreto, nais naming pasalamatan, ready na po tayo, sunod na po kayo. Nais nating pasalamatan ang komunidad ng parokya at pang-Archdiocesis na Dambana ng Mahal na Birhen ng Loreto sa Sampaloc, Maynila, sa pangungunan ni Father Eric at ng kanyang mga kasamahang pari at mga tagapaglingkod. Sa ngalan po ni Father Oscar Andal, ang ating kura paroko at rektor ng pambansang Dambana, ipinaabot namin ang pasasalamat at panalangin namin ang isang matagumpay na mga gawain ng inyong Dambana at ng parokya ng Mahal na Birhen ng Loreto. Muli po palakpakan natin ang Mahal na Birhen ng Loreto. Bago natin isagawa ang huling pagbabasbas at pag-iinsenso sa Mahal na Birhen, atin pong masasaksihan ang sayaw dasal na karakol alay sa Mahal na Birhen ng Loreto. Masintahing Birhen ng Loreto, o ikaw ay aming dinarangal, at sa aming pagdarasal, ilapit sa ating may kapal ang bayan niyang minamahal. Ang gandang sinaun at sariwa ay malaya mula sa sala. Ang taglay niyang ganda at anyong payapa, ang bayan ay sumisinta. Pintakasika namin sa lahat ng aming panalangin, sa Diyos Ama natin, upang bayan ay dinggin. O Mahal na Birhen, Birheng tanging kapinto-pintuho,
ang patron ng kay mahal, atin ang ipagdangal. Sa Sampaloc ay ina, masintahing reyna, mahal na birhen, mabuhay ka. Masintahing birhen ng Loreto, sa apoy ay aming pananggalang. Sa puna at salot na panganib sa kabahayan, sa manto mo mananahan. Ang patron ang sa amin nagturo, sumunod magdasal sa may kapal. O patrona at ina sa mga mag-aaral, kami turo ang magmahal. Pintakasi ka namin sa lahat ng aming panalangin. Sa Diyos Ama natin, upang bayan ay dinggin. O mahal na birhen, birheng tanging kapintu-pintuho, ang patron ng kay mahal, atin ang ipagdangal. Sa Sampaloc ay ina, masintahing reyna, mahal na birhen, mabuhay ka. Sa Sampaloc ay ina, masintahing reyna, mahal na birhen, mabuhay ka. Palakpakan natin ang mahal na birhen ng Loreto. Viva mahal na birhen ng Loreto! Viva mahal na birhen ng Loreto! Viva! Magsitayo po tayong lahat para sa pangwakas na pananalangin at pag-iinsenso sa mahal na birhen, magawang kanyang paglisan sa pambansang Dambana. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na, humayo kayong mapayapa, magmahal sa Diyos tulad ng mahal na Birheng Maria. Salamat sa Diyos. Sa